Inabot ng alas 6 ng gabi ang mga bisita ng asawa sa pakikipagkwentuhan. Lumipat ang mga ito sa pool na may bitbit na alak. Iniwan niya ang mga babae at tumulong siya sa kusina. Dito kakain ng mga ito, malamang. Nag-barbecue din sila ni Manang Guada. Ang bagong cook ni Kyle, dinala na nito ang iba kanina sa labas. Nagiinuman kasi ang mga lalaki at iyon ang ginagawang pulutan. Si Nikki, Corinne at Dominic ay abala sa pagbabantay ng inihaw. May iniinom din naman ang mga ito, wine nga lang. Pagkatapos nilang maghanda ng hapunan ay dinala nila yon sa pool area. Pinakain niya muna ang mga ito bago pinagpatuloy ng mga ito ang kwentuhan. Katabi ng mga itong mga asawa ng mga ito maliban lang kay Greco, na abala sa pagtitipas sa telepono nito. Hinigit siya ni Kyle nang madaanan niya ito. Pupunta sana siya sa kusina, pinaupo siya nito sa tabi nito. Magpahinga ka naman, baby. Kanina ka palakad ng lakad. Tumingin siya sa mga kalalakihan na naroon. Ngumiti ang mga ito sa kanya. Kung hindi pa pala kita pinagtulakan sa Dubai, hindi mo makikilala si Mia. Anang kapatid ni Kyle na nakatingin sa kanya. Yeah, thanks to you, kuya. Ani ni Kyle, at pinagsalikop ang kamay nila sa ilalim ng mesa. You're always welcome, bro. Itinaas pa nito ang basong may lamang alak. Tumingin sa kanya si Brandon kapag kuwan. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo, Mia. You suffered a lot. Wala sa tabi mo ang kapatid ko habang ipinagbubuntis mo ang pamangkin ko sa pag-aakalang may iba siyang asawa. Humihingi kami ng pasensya. On behalf of my parents, napilitan lang talagang magpakasal si Kyle. Bumuntong hininga pa ito at malungkot na tumungga saka nagsalitang muli. Ang mahirap pa sa kapatid mo pa pala. Malaking gulo ito. Don't worry, tutulungan ko kayo ni Kyle. Nasa likod nyo lang ako, ano man ang mangyari. Napangiti siya ng mapakla. Okay lang naman. Actually, hindi ko naman alam na kasal ako kay Kyle. Recently ko lang din nalaman. What? Sabay-sabay na putol ng mga ito sa sasabihin niya. Maliban lang kay Brandon. Mukhang alam nito. Nakatingin ng mga ito kay Kyle na naguguluhan. Maging siya'y napatingin sa asawa. Hindi ba nito sinabi na pinikot lang siya nito? Nahihiyang kinagat nitong isang daliri sa kangumiti sa mga ito. So, may pikot ang naganap sa inyo? Ani ni Nikki, na hindi makapaniwala. Siya na ang sumagot sa pamamagitan ng pagtango. Kaya pala hindi mo pinakilala sa amin. Dahil wala naman palang kaalam-alam si Mia. Ani ni Caleb na natatawa. Naiiling pa ito. Uwian na, may nanalo na. Ani ni Greco na natatawa. Hulaan ko. Unang pagkikita niyo ulit noong kasal ni Cupcake. Aray! Napatingin ito kay Caleb. Binato kasi nito ng takip ng bote. Stop calling my wife with your fucking endearment. Ani ni Caleb. Okay, madali akong kausap. Si Aryan na lang ang cupcake ko. Ani tong nakangisi, nakatingin kay Caleb. Sa narinig tumayo si Caleb. Nahulaan ni Greco ang gagawin nito kaya mabilis na tumayo ang huli. Nagahabulan ng mga ito kaya naiiling siya. Sa pagkakatanda niya, kapatid ni Caleb si Aryan. Asot po sana naman ang magbayaw. Nakangiting sambit ni Sebastian. Natatawa na lang sila sa komento nito. Maya-maya lang ay bumalik din ang nagahabulan. Sa puna ni Greco ang mukha nito. Mukhang nakatikim ng suntok ito kay Caleb. Maya-maya rin ay bumalik ang topic sa kanila ni Kyle. Hindi talaga makapaniwala ang mga ito sa ginawa ni Kyle. Akala ng mga ito alam niyang ikinasal siya sa asawa. Si Kyle nang nagpaliwanag sa mga ito kapag kuwan. Dahil ito naman talagang pumikot sa kanya. Ito lang ang nakakaalam na asawa siya nito. Bandang alas 10 nang magpaalam ng mga ito. Magkahawak ang kamay nila ni Kyle na tumayo. Habang ang isang kamay ay nakayakap sa bewang niya. Nagsitayuan na din kasi ito. Nauna si Caleb, ang asawa nito na naglakad. Kausap pa kasi ni Sebastian at Brandon ang asawa niya. Mahigpit na nakayakap ang isang kamay ni Kyle sa bewang niya ng mga sandaling yon. Hindi kagaya kanina na maluwag lang. Niyakap na lang din niya ito. Panay din ang kausap sa kanya ni Nikki at Corinne. Kaya hindi nila napansin ang paglapit sa kanila ng isang bisita na hindi nila inaasahan. Kyle? Ate? Natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses. Bigla siyang kinabahan. Maging ang mga naiwan na naroon ay natigilan. Dahan-dahang nag-angat siya ng tingin. Natutop niya ang bibig nang makita ang kapatid na humahangos. Naramdaman niya ang pagpisil ni Kyle sa bewang niya.
Puno ng pagtataka ang mga mata ni Myla. Palipat-lipat ng tingin sa kanila ni Kyle. Myla. Ani ni Kyle na parabang pinipigilan itong lumapit. Tumigil nga ito kapag kuwan. Bumitaw siya sa pagkakayakap kay Kyle. Tumingin sa kanyang asawa at parabang sinasabi na huwag siyang bumitaw. Hinigit pa ni Kyle ang kamay niya. Pero iwinaksi niya yon, kaya napabitiw ang asawa niya. Nakita niyang mag-asawang Caleb at Dominic. Nag-aalala ang mga ito base sa mga reaksyon ng mga ito. Naikagat niya ang labi habang papalapit kay Myla na umiiling-iling. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat sa kapatid. Gusto niyang ipaalam dito na siyang legal na asawa ni Kyle. Pero paano niya masasabi sa kapatid kung iba na ang pinapahiwatig ng mata nito? Halata ang galit at pagkasuklam nito ng mga sandaling yon. Myla, pilit na pinakalma niya ang boses. Pero sunod-sunod na ang iling nito, sabay pagkuyom nito ng mga ngipin. No! Don't! Huwag kang lalapit, ate! Nandidiri ako sa inyo! Sa'yo! Mga agaw ka! Ani ng kapatid niya na nag-i-hysterical. Nalaki pang mga mata nito sa sobrang galit. Bigla siyang nakaramdam ng awa sa kapatid. Gusto niyang pakalmahin ito. Hindi pa man siya nakakalapit na mapahawak ito sa dibdib nito na ikinakunot noon niya. Sunod-sunod na ang paghinga nito kaya kinabahan siya bigla. Para bang kinakapos talaga ito ng hininga. Myla! Halos sabay natawag nila sa kapatid nang mawalan ito ng malay. Buti na lang mabilis na nasalo ito ni Caleb. Natatarantang nilapitan niya ang kapatid. Myla! Oh God, I'm so sorry! Naiiyak niyang sambit ng makalapit. Kailangan dalhin natin siya sa hospital, Mia. Tumango siya kay Caleb. Nagmamadaling inihakbang ni Caleb ang mga paa palabas. Nagpatiuna si Kyle sa kanila. Pumasok ito at lumabas ito na daladala ang susi ng sasakyan nito. Sa bakanteng lote sa may pangalawang kanto, naroon ng chopper. Sino magdadala sa kanya sa hospital? Isa lang ang pwede dahil kasama si Nikki. Naroon din ang pang first aid kaya kailangan kasama ang asawa ko. Ani Sebastian, nang nasa labas na sila ng gate, tumingin si Kyle sa kanya na parabang hinihingi nito ang permiso niya. Marahan siyang tumango dito at pilit nang umiti. Hinalikan siya nito sa noo kapag kuwan. Greco! Baling ni Sebastian kay Greco, saka tinanguan ito. Careful! Tumawag na ako sa hospital, Greco, na lalapag tayo doon. Singit ni Nikki, nakakatapos lang nitong tawagan ng ospital kung saan ito nagtatrabaho. Mabilis na kumilos ang mga ito na sumakay sa isang sasakyan na nakahanda na para pumunta sa sinasabi ni Sebastian na bakanting lote. Sakalang nila napansin na may kasama pala ang kapatid sa sasakyan nito. Ang PA nito na hindi malang nakitaan ang pag-aalala sa alaga nito. Saang hospital dadalhin si Myla? Tanong nito. Si Sebastian lang sumagot dito dahil hindi naman niya alam kung saang hospital nga dadalhin ang kapatid. Napalingon si Mia sa pinto nang bumukas iyon. Kumuhit ang ngiti sa labi niya nang makita ang asawa. Mukhang kulang ito sa tulog. Parang stress na stress din. Akala mo galing sa labanan. Gulong-gulo din ang buhok nito. Kumusta si Myla? I don't know if she's okay. Nainis ako. Iniwan ko na sila. Punong-puno na ako. I hate my parents. I hate them. Damn it. Halata sa mukha ang galit nito. Kailangan nitong kumalma. Hindi siya magaling sa bagay na yon. Pero susubukan niya. Marahas itong bumuntong hininga saka naghubad sa harap niya. Nilapitan niya ito at ikinulong ang mukha nito sa mga palad niya. Tumitig ito sa kanya. Kita pa rin ang galit sa mga mata nito. Nginitian niya ito ng matamis. Maya-maya ay kumalma ang mga mata nito. Maging ang katawan na medyo nanginginig na pala sa galit. Relax, okay? Maligo ka muna para mawala ang init ng ulo mo. Mamaya na tayo mag-usap. I'll listen, promise. We'll sort it out. Kalmadong sambit niya. Tumangutang mo ito kapag kuwan sa kanya. Ipapainit ko lang ang pagkain. Ani at ngumiti dito, saka umalis sa harapan nito. Palabas na siya nang magsalita ito. I love you, baby. Napangiti siya sa narinig. I love you too, sagot niya sa asawa. Ngumiti muna ito ng matamis bago pumasok sa banyo. Pagdating niya sa kusina, agad na sinabihan niya ang cook nila na initin ang pagkain, saka inihayo ng sarili paakyat. Nasa kalagitnaan na siya nang marinig ang doorbell na tumunog. Paglabas niya, kausap na ng guard ang nag-doorbell. Napaawang siya ng labi nang makita ang ama. Dad, ani ang pabulong. Bigla siyang kinabahan.
Humakbang siya para lumabas ng gate. Lumingon sa kanya ang ama. Tumingin siya sa sasakyan ng bumukas iyon. Bumaba mula doon ng ina niya. Palipat-lipat ang tingin niya sa magulang. Hindi niya mabasa ang emosyon ng mga ito. Nakauwi na ba si Kyle? Anang ama niya at tumingin pa sa loob ng bahay. So alam na ng mga ito. Kaya ba siya tinawagan ni Kyle na huwag munang dumalaw sa kapatid? Kakasabi lang ni Kyle kanina na galit ito sa magulang nito. Dahil ba sa alam na rin ng mga ito ang totoo? Marahan siyang tumango sa ama. Tumingin ang ama niya sa ina kapag kuwan. Kailangan ka naming makausap, anak. Anang ina sa malungkot na tinig. Pasok po muna kayo. Sa sasakyan na lang, anak. Nariyan si Kyle at hindi magandang huling tagpo namin sa ospital. Ang ama niya. Nagpakawala siya ng buntong hininga bago tumango sa ama. Sumunod siya sa mga ito at pumasok sa sasakyan na gamit ng mga ito. Nasa driver's seat ang ama niya at silang mag-inay nasa likuran. Hinigit ng ina niya ang kamay niya at pinisil-pisil iyon. Alam na namin ang lahat, anak. Myla told us everything and Kyle confirmed it. Humihingi kami ng tawad sa nangyari sa inyo ng asawa mo. Pinisil ng ina ulit ang kamay niya. Hindi na kasi siya umiimik. Kinakabahan siya sa boses ng ina. Bungad pa lang nito, kakaiba na ang nararamdaman niya. Malakas ang pakiramdam niya na may gusto itong sabihin. Kaya nga hindi sila sa loob ng bahay mag-uusap dahil naroon ang asawa niya. Ilang beses na niyang napanood sa mga palabas sa mga ganitong eksena. Hindi rin naman namin masisisi si Kyle. Dahil hindi naman niya alam na magkapatid kayo ni Myla. At napilitan lang din siya sa kasalang... What's your point, ma'am? Alam kong may iba kang gustong sabihin. I can feel it. Please, sabihin niyo na po. Nakaka-nervyos. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Napapikit siya kapag kuwan. Narinig niya ang sunod-sunod na buntong hininga ng ina at ng ama. Katahimikan ang bumalot sa ilang segundo na yon. Ihiwalayan mo na, anak, si Kyle, para sa bunsong kapatid mo. Anang ama sa unahan. Dad, alam niyo po bang hinihiling niyo? Hindi makapaniwala na sabi niya dito. Napahilamos ito sa mukha. Nakita niyang pamumuunang luha sa mga mata nito. I'm sorry, anak. May sakit ang kapatid mo. At ayoko siyang mawala ng ganun kaaga. No! Hindi ako papayag. Hindi. Paano naman ako, Dad? Ma'am! Hinigit niya ang kamay na hawak ng ina. Saka ikiniyom iyon. Anak, sana maintindihan mo kami. Kinagawa namin ito para sa kapatid mo. You're brave, unlike Myla. Alam naman namin na kaya mong malampasan ang pagsubok na ito. Mahal namin kayo. Umiling-iling siya. I'm sorry. Hindi ko po kayo maintindihan. At para sabihin ko po sa inyo, yes, I am brave. Pero sa labas lang po ito, ma'am. Sa loob po, hindi. Magaling lang po ako magtago ng kahinaan. Tinampal pa niya ang sariling dibdib kapag kuwan. Si Myla lang po ang mahal niyo. Hindi ako kasama. Siya lang po ang naiintindihan niyo. Siya lang po ang nakasama niyo ng matagal. Ako ba, ma'am? Naiintindihan niyo? Sa totoo lang dapat, question ko na kayo noon. Kung bakit ngayon niyo lang ako hinanap. Mayaman kayo. Marami kayong pera. Siguradong marami rin kayong koneksyon. Anong ginawa niyo sa loob ng maraming taon? Pero hindi ko sinabi yun nung una. Dahil ang sabi ko sa sarili ko, ang mahalaga hinanap niyo pa rin ako. At kontento na ako doon. Ayoko ng paguri ng isip at puso ko kakaisip kung bakit. Ngayon lang. Pero ngayon, sagutin niyo ako ng maayos. Alam niyo bang pinagdaanan ko simula pagkabata? No, hanggang ngayon pala. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba ang nararamdaman ko? Mga pinagdaanan ko nung nabuntis ako? Wala pong amang kinagisna ng anak ko sa pag-aakala na asawa ni Kyle si Myla. Alam niyo din po ba yon? Hindi. You all broke my heart, including Kyle. Hindi niya mapigilang mapahagulgol. Itinakip niya ang mga palad sa muka. Pakiramdam niya dinudurog ang puso niya dahil sa nakaraan. Nag-angat siya ng tingin. Sabay ngiti ng mapakla. Tumingin siya sa magulang bago magsalita ng muli. Alam niyo po ba? Simula pagkabata naghahanap ako ng kalinga ng magulang. Alam ko sa puso ko na may kulang. Hinahanap ko ang pagmamahal ng isang ama at ina. Hinahanap ko kayo.
Pero kay Myla, naibigay at naiparamdam niyo po. Sana naman po pagbigyan niyo ako, kahit ngayon lang. Makabawi man lang kayo sa lahat ng mga pagkukulang niyo. Hindi sapat ang ibinibigay ni Mama at Papa sa akin na atensyon at pagmamahal. Dahil hindi naman nga nila ako anak. At ngayong nakita ko na ang totoong pamilya ko, akala ko maibibigay na ninyong pagmamahal na matagal na hinahanap ko. Yun pala ay hindi. Tatanggalan niyo pa ako ng kaligayahan. Alam niyo po bang hinihiling niyo sa akin? Na Mia, mamatay ka na. Umalis ka na sa buhay namin. Pinapatahin niyo ang puso ko ngayon, Mom and Dad. Sinaktan niyo na naman ako sa pangalawang pagkakataon. Pagkasabi niyo ay mabilis na lumabas siya ng sasakyan na pumasok ng bahay. Hindi na niya kayang pigilan ang damdamin. Nailabas na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Though nailabas na niya, nasasaktan pa rin siya. Baka magkakaroon din siya ng sakit sa puso kung patuloy na kausapin ang mga ito. Kailangan siya ng anak niya. Anak niya ang prioridad niya. Hindi na niya nakita ang reaksyon ng mga magulang. Siguradong alam ng mga ito na hindi siya pumayag sa gusto ng mga ito. Iyon din bang napag-usapan ni Kyle at ng magulang nito? Kaya ba galit na galit ito pag uwi? Sa likod ng bahay siya dumiretso. Naupo siya sa malaking ugat ng puno ng mangga at doon inilabas ang sama ng loob. Pinunasan niya ang luha at pinakalma ang sarili. Sa kusina na siya dumaan kapag kuwan. Narinig niya ang boses ng asawa pagpasok niya sa dining. Pababa ito ng hagdan dahil doon nanggagaling ang boses nito. Mabilis na bumalik siya sa dirty kitchen at hinigit ang sibuyas at kutsilyo pati ang chopping board. Magkunwari siyang naghihiwa ng sibuyas. Baka kasi mahalata ni Cal na galing siya sa pag-iyak. Amoy na amoy niyang mabangong sabon na gamit nito. Nakahanda ng pagkain sa dining. Bakit ka pa narito? Tanong nito habang nakapatong ang ulo nito sa balikat niya. Isiniksik pa nito ang mukha sa leeg niya. Saka binigyan ito ng mabining halik iyon. Ipagluluto pa sana kita eh. Palusot niya. Hinawakan ito ang kamay niya at kinuha ang kutsilyo. Saka inilapag sa counter. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Kaya nga nag-hire na ako ng tagaluto, diba? Masuyong sabi nito sa kanya. Hinuli nito ang kamay niya saka pinagsalikop iyon. Iginaya siya nito sa dining room. Ipinaghila siya nito ng upuan kapag kuwan. Naupo na ito sa harap niya. Napatigil ito sa pagkuha ng kanin nang mapatingin sa kanya. Ibinalik nito ang kanin at tumayo. Napalunok siya habang sinusundan ito ng tingin. Umikot ito at hinigit ang upuan sa tabi niya at pinaharap iyon sa kanya. Muntik pa siyang mapasigaw nang hilain siya nito pa upo sa kandungan nito. Nakaharap siya sa asawa. Umiyak ka? Bakit? Sinong nag-doorbell? Sunod-sunod na tanong nito. Naikagat niya ang labi. Hindi siya nakaimik ng ilang sandali. Pero bumawi din naman siya. Dahil sa sibuyas, may naglalako sa labas kaya pinindot ni Kuya Guard tapos may inaalok na paninda. Palusot niya. Hindi siya makatingin ng maayos dito. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Hinawakan ng dalawang kamay nitong magkabilang pisngi niya. You're not good at lying, baby. Pinisil nito ang ilong niya. Yes, nakakaiyak ang sibuyas. Totoo yan. Pero hindi namumula ang ilong mo na parang cherry. And FYI, baby, walang naglalako dito na gamit ang magarang sasakyan. So anong dahilan at sinong kausap mo sa sasakyan kanina? Anito tumitig sa kanya. Hindi na siya nakatiis. Si Mommy at Daddy. Oh shit. Anong sinabi nila? Tell me, baby, please. Pakiusap nito. Iwalayan na daw kita dahil may sakit si Myla. Aniyang hindi mapigilan ng luha. And pumayag ka? Kinakabahang tanong nito. Umiling-iling siya. Nakahinga ito ng maluwag sa bayakap sa kanya ng mahigpit. Don't leave me, baby. Hindi ko kaya. Baka mabaliw ako kapag nangyari yun. Please. Anito habang isiniksik ang sarili sa kanya. Hindi kita iiwan, Kyle. Hindi. Kailangan kita. Kailangan ka namin ng anak mo. Aniya tinawakan ito sa pisngi. I love you, Kyle. I love you so much. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Pinagpantay pa niya ang mukha nilang dalawa. Pangako? Anito sa kanya habang nakatitig sa labi niya. Pangako yan, asawa ko.
Masuyong sabi niya dito. Hindi na siya tumutol ng sakupin nitong labi niya. Mapusok ang palitan nila ng halik ng mga sumunod na sandali. Kapwa sila sabik sa isa't isa. Bumaba ang halik ng asawa sa leeg niya. Pagkuway babalik sa tenga niya at kakagatin iyon ng bahagya na lalo lamang nagpainit sa buong katawan niya. Iniangat nitong suot niyang damit. Napaungol siya na may bahagyang pagliyad. Maya-maya ay naalala niyang mga kasamahan sa bahay, kaya bahagya niyang inilayo ang sarili dito. Baka makita tayo dito, nahihiyang sabi niya sa asawa. Ngumiti ito sa kanya. Don't worry, baby. Hindi nila tayo makikita dito. Dahil nagpaalam sila na ipapasyal si Art sa buong subdivision. I think nasa playground sila ngayon. Anas nito sa tenga niya. Pinasadahan pa nito kapag kuha ng earlove niya. Napadaing naman siya ng mahina. Bumaba ang halik nito sa leeg niya. Paakyat sa puno ng tenga niya. Maya-maya ay nagmamadaling hinubad nitong pangibaba niya. Bahagya nitong ibinaba ang pantalon. Napasinghap siya ng higitin nitong bewang niya. At iginil siya paupo sa kayamanan nito. Napayakap siya sa leeg nito. Dahil sa sensasyong nararamdaman ng mga sandaling yun. Bakas ang sobrang pagnanasa sa mga mata ng asawa. Nang magtama ang mga mata nila. Sabik na inabot nito ang labi niya. Nakaagad din naman niyang tinugon. Ginaya lang niya ang ginagawa nito. Isang mabilis na halik ang ikinawad nito sa kanya bago siya nito inalalayang tumayo. Pinulot ng asawa ang short at maging ang panloob na damit niya. Pagkatapos nitong ayusin ang sarili saka isinuot sa kanya. Napatili pa siya ng pangkuin siya nito hanggang kwarto. Muling napuno ng ungol ang buong silid nila. Hinayaan niyang angkinin siya ng asawa ng ilang beses.